Thank you po. Good afternoon. Tulad nyo, Sec, I will take out my face shield dahil mula sa Taguig Safe City Bulletin number 5 based on the IATF Resolution number 88. Pag ito'y nakakahadlang sa iyong trabaho, pwede mo tanggalin. So, yung mga hindi ho nakakahadlang sa kanilang trabaho, kailangan ho suot nyo to. Doon din ho sa paulit-ulit nating pinapalahanan, meron ho kaming testing truck sa likod. So sa mga bisita ho natin dito, you are always welcome in Taguig. We are happy that you are in Taguig. Ngunit, pag may tumapik po sa likod nyo, ibig sabihin, hindi kayo makakalabas dito nang hindi kayo tinetest. So, please observe physical distance, wear your face mask, wear your face shield if it doesn't hinder your activity. Alam nyo po, nung July, 1 month pa lang akong mayor, dalawang bagay napakahalaga nangyari sa akin. Hindi ko alam, tunay na talaga yung kapalaran. Two things, in July 2019, 1 month pa lang akong mayor, nagbukas yung Orca Cold Storage Solution. Nandun ako. Hindi ko pa alam how important a role that will play. Not just in Taguig, in Metro Manila, in the whole Philippines. Kahit buong Metro Manila, kasya po sa cold storage solution nila. It's the first automated cold storage solution, world class. Isa pang nangyari sa akin sa July, binisita ako ni Secretary Duque. I don't know, Sec, if you remember, sa 7-story na school building namin dito sa Taguig, pinagmamalaki ko pa yung 7-story namin, gawa ng LGU, may elevator. Ang bulong sa akin ni Secretary Duque noon, napakahalaga nung immunization na yung mga batang Taguigenyo mabakunahan. So sa mga kababayan ko, matagal na ho itong ginagawa ng mga eksperto. Hindi ho bago to. Sa Taguig ho, 2019, 88%, Sec, 88% ng mga bata na bakunahan. 2020, may lockdown. 82% ng mga bata sa Taguig na bakunahan. Magtiwala ho tayo sa mga eksperto. Alam niyo ho, nung isang araw, kaharap ko po yung aming mga BHW. Sila ho ang una nating babakunahan. Sabi sa akin, tulungan mo ko kumbinsihin yung ating mga BHW. Alam niyo ho, hindi ko ho maisip. Yung alam ko sa puso ko, tama, pero hindi ko ho makwento ng, hindi ko mahanap yung tamang salita. So ang ginawa ko ho, Sec Charlie, I don't know if nakwento ko sa inyo, matagal na ho tayong magkakasama, pero sa buhay ko ho minsan, when I was 23 years old, yung ama ko ho, nangailangan ng liver transplant. Nandito pala, no? We're all doing this, hindi lang para sa atin, para sa susunod na henerasyon. When I was 23 years old, kaedad ko si Engineer Ding Dong Bahan, yung SK chairman dito. Ding Dong, nag-birthday kahapon si Engineer Ding Dong. Si Engineer Ding Dong, nagtuturo sa TCU. Isa siyang professor noon. When I was 23 years old, I was teaching in the University of the Philippines. Nagkaroon ho ng liver cancer yung aking ama. Meron kaming nahanap na kakaibang operasyon, live liver transplant. Dito ho sa Pilipinas, sinubukan yung cadaveric galing sa patay. Nung panahon na yon, walang naging successful. Lahat ho namatay. Pero sa Amerika, may bago daw na teknolohiya, live liver transplant. Galing sa isang buhay na tao, kukunin yung 3/4 ng kanyang atay. Alam nyo ho, simple lang yung ginawa namin, Doc. Nagdasal at nakinig sa eksperto. Meron ho akong hiwa sa aking dibdib mula dito hanggang dito. Hindi ho stitches, 40 na stapler. 40. Meron akong butas sa leeg kasing laki ho ng butas ng sagu, yung milk tea, ganong kalaki ho. Nung time na yon, ang sabi, we are not sure kasi wala pang tumatagal ng 10 years, bagong-bago yung operation na to. Ngayon, 15 years later, I'm healthy, may tatlo akong anak, and I'm able to lead and to guide this great city and to tell my story of how we should listen and trust the experts. Yung ipepresent ko ho ngayon, hindi ko ho gawayan. Gawayan ng mga eksperto. And I will not be able to recognize everyone, but before I begin, let me recognize really the good people, the hardworking people in the Department of Health who has guided us from the start, even before the pandemic. Ang magaling ho ng mga doktor ng City Health Office, Dr. Osano, who's here, the head of our City
of the National Immunization Program, Doctora De Guzman, who's also here, Doctora C, Doctora Montales, our hardworking cluster heads, and of course, our city epidemiologist, Dr. Jun C. Nasaan ho si Doc Jun? Doc Jun. Ayan ho, nakikinig ho lagi tayo sa eksperto dahil alam ho nila ang sinasabi nila. Sino ho dito may mga anak? Sino dito may mga anak? Tinanong nyo ba sa doktor nyo anong tatak nung in-injectionan sila? Nung binakunahan sila? Pero nagtiwala kayo sa pediatrician nyo. 88% and this year 82% of kids in Taguig City were immunized. Dahil naniniwala tayo sa eksperto. Hindi ho makakapasok dito ang vaccine kung hindi ho dumaan sa FDA and a rigid study of this vaccine. So siguro bago ako magsimula, yun ho yung mensahe ko. Makinig ho tayo sa mga eksperto. So first of all, yung situational report ho natin, this will be 10 minutes and mas exciting ho mamaya pag hindi na ako nagsasalita. Dun ho tayo, magkakaroon tayo ng vaccine simulation and we set it up na parang museum, parang ride. Dadaan ho kayo, maglalakad, makikita nyo ho bawat station. So in the city of Taguig, ang active cases na lang ho namin, 71. That is 7 cases today per 100,000. Every day, gumigising ako, nakikita ko, ilan ang bagong nagkasakit, ilan ho ang bagong gumaling, at ilan ho ang namatay. Yan ho yung umaga ko. Every day, tinetext ako ni Doc June. Kung makikita nyo ho, etong gray, yan ho yung testing. Napakahalaga ho ng testing kahit nagbabakuna na ho tayo. Sa Amerika ngayon, milyon na ang binabakunahan. Ngunit kailangan kasabay ng pagbabakuna, tuloy-tuloy yung mga health protocols natin, yung testing natin, yung enforcement natin, mask, distance, and face shield when able. Makikita nyo, Sec, nakikinig kami sa eksperto nung sinabi nyo na there will be a holiday spike. After December, isang linggo, 6,000 tests ang ginawa ho namin in 1 week. Yung gray na to, yan yung testing. The city of Taguig has consistently have the lowest active cases in Metro Manila, but we test 2 to 3 times more of any other city. Ibig sabihin ho, agresibo kami mag-test, pero mababa pa rin ang ating numero. Kung makikita nyo ho, umabot ng 6,000 after the holidays. Para sigurado ho, kung meron hong na-expose dyan, ma-contain agad natin. Ito hong red, yan ho yung number of active cases. At yung gray, yan ho yung testing natin sa lungsod ng Taguig. Kung makikita nyo, yung peak natin, July, 908 active cases. Tama si Sec Vince. Kailangan tayo ay maging alerto pa rin, maging vigilant, pero bumababa ho, na ma-manage ho yung mga kaso sa atin. 659 during August at ngayon ho nandito na tayo sa 61. Mula Pasko ho hindi ho nag-spike. We were in Taguig. We were able to maintain. Next slide. So ito ho yung number of active cases sa Metro Manila. Pero yung napakahalaga ho na datos and I encourage everyone no, including the national agencies to use yung next chart, yung per 100,000. Kasi yun ho, magagabayan talaga yung mga kababayan natin. Dahil may mga ibang lungsod, no, na malaki ang populasyon, kaya mataas ang kaso. Pero kailangan ho, nahahambing natin sa populasyon. So ang Taguig ho, consistently, the last 6 months, is among the lowest. At kung makikita nyo ho, if you ask me, panay ang papuri ng magagaling ho nating mga kinatawan dito sa lungsod ng Taguig. Pero gusto ko pakita ho sa inyo, bagamat sa dami ho ng batikos, tingnan nyo ho ang ginawa nyong action sa NCR. Let's compare NCR to the other cities in the world. Ito po, sorry, balikan ho natin mamaya. Ang pagiging agresibo ho natin sa testing, yan ay dahil sa availability ng testing sites. In Taguig, hindi ho isang lugar para magpa-test, hindi ho dalawang lugar. Mahigit 30, lahat ng health center sa Taguig, thus COVID testing. Meron kaming dalawang drive-through testing at itong truck na to, umiikot to linggo-linggo 2 to 3 sites. So every barangay has a testing center. At hindi madali yun. Tulad ng pagbabakuna, nung July,
kinumbinsi ho namin yung health center namin. Kasi nung panahon na yun, marami pa hong natatakot. Pero the earlier we adapt, tingnan nyo ho nangyari sa Taguig, maaga namin niyakap yung advice sa amin na pag-test sa health center. So ngayon, napakadali magpa-test. So if we trust the experts and immediately accept vaccination, una tayong makakabangon. Next slide. So ito ho yung numero ng Taguig kumpara sa NCR, but later I will show the NCR is low relative to a lot of major cities around the world. Taguig is at 7 active cases and Metro Manila is at 23. Isa pa. So ito ho, kung makikita nyo ho, NCR is at 23. Ito, Secvin, Seoul right now is at 45. Tokyo is at 53. Toronto, of course, medyo may outbreak ng konti. Makikita nyo ho, Singapore is at 4. Taguig is at 7. Ang kasabay ho lagi namin sa Taguig, Hong Kong, Singapore, Vietnam. Pero ang NCR ho, hindi nagpapahuli sa malalaking mga metropolitan cities. There's so much to do. But sir, thank you for your leadership, Sec Duque. Thank you, Sec Charlie, Sec Vince. Thank you, GM. Salamat. We've come a long way and we're doing well. Yung next slide. Ito, Sec Vince, padala ko po sa inyo. Kung makikita nyo, Taguig 7. Taiwan ngayon 0. Singapore 4. New Zealand 1. Hong Kong 12. Australia ngayon 0. Seoul 45. NCR 23. Tokyo 53. NCR 23. Qatar, Italy, Malaysia. Next. Maikling-maikli lang ho, nung huling beses na bumisita kayo, I think I spent 20 minutes dun sa PDITR. So ngayon ho, hindi ko na ho iisa-isahin yung PDITR strategy, but I want to communicate that we are strictly adhering. Hindi namin nakakalimutan to. Basta may vaccine, yung iba ho, ang iniisip, kalimutan natin yung strategiya. Hindi ho. Habang niro-roll out natin yung vaccine, the next 15 months, kailangan ho, lalo tayong maging stricto. Lalo nating sundan yung ating strategiya. So I won't go through all our programs, pero pakita ko sa inyo isang best practice sa bawat programa. Ito ho, siguro nabalita, noong mga huling araw, may pinasara ho kami sa BGC. Medyo sumikat dahil kilala yung mga personalidad, kilala ho yung bar. Pero ang katunayan ho, sa bawat isang ganon, meron ho kaming 10,000 private safety officer partners na araw-araw ini-engage namin, tinuturuan namin, tinutulungan namin kung paano sila dapat magbukas at paano patakbuhin ang kanilang negosyo. So one of the secrets of the City of Taguig, and they're here right now, are our private partners. Hindi ho pwede magbukas sa City of Taguig kung hindi ho mag-designate sila ng isang COVID safety officers na regular na kausap ng aming Safe City Task Force. Ganon din ang magagaling nating barangay, homeowners, community leaders. Yusek Densing, yung pinakamalakas na palakpak kanina, yun ho yung mga barangay captain ko nasa likod. Si Kapitana Ulanday at si Kapitan Bermas, sir, kung naisip nyo, mahirap ang trabaho ng kapitan. Si Kapitan Bermas, ang population niya, 111,000. Pero huwag kayo masyado maawa, 100 million naman yung budget niya sa barangay. Susunod po. So again, sa DETEC, we will remain aggressive. That is our pledge. We will remain aggressive in our testing and in our central business district. We also pledge, Sec Vince, to test all the employees, kahit hindi ho taga-Taguig, kahit hindi taga-Taguig, nakikipag-ugnayan kami sa mga safety officers. Basta empleyado na nagtatrabaho sa central business district natin dito, ay itetest ho natin. So we've done 109,000 free government testing. Hindi pa kasama dyan yung privado. And that's equivalent to more than 11% of the population. Yung isolate, nandito ho kayo last time, pinakita ho natin yung Lakeshore Quarantine Facility. Pero alam nyo naman ho dito, napakalapit sa puso ni Congressman Alan, yung OFW, at sa ating mahal na Pangulo. So, alam ko ho, to the goodness and the graciousness of our friends in Sec Vince and the team in Pampanga, pag meron ho umuwi, nagka-quarantine ho doon. Yung ginagawa ho natin dito sa kaliwa,
sa instructions ni Speaker Alan para yung mga OFWs ho natin, dito na ho natin ika-quarantine kung kailangan. So nandun ho ang ating COVID quarantine facility. Dito naman ho ang ating Lakeshore Hotel para sa mga kailangan mag-quarantine na bagong dating para hindi na ho sila lalayo. So this will be a COVID recovery complex. Sa treatment, we're happy to announce, sir, ang case fatality rate namin, 1.58%. At yung ospital ho namin, muli, hindi naging madali. Maraming mga ospital ayaw tumanggap ng COVID. Pero yung mga bayani nating mga public health workers sa Taguig Pateros Hospital, maaga ho, July pa lang, March, April, nag-convert into COVID. So, nasanay na ho kami. Right now, sir, lima lang ho yung beds namin na occupied. And of course, the good people from MCT, sa kainitan ho ng lockdown, kasama ho kayo, umikot ako sa ospital nyo. Thank you. And really, the pride of Taguig, isa sa pinakamaraming hinawakang COVID cases na isang pribadong ospital sa buong Pilipinas. Doc, sir, we are very proud of St. Luke's. Thank you for all the work that you are doing. Keep up the good work, sir. At huling-huli, yung Siglaban, 11,000 na ho yung nagka-COVID sa amin. Pero yung 11,000 na yan, we pledge that we have a network para ho we are in constant communication with them para ho magabayan ho namin yung recovery ho nila sa iba't ibang aspeto. At involved dyan yung iba-iba hong mga opisina. In fact, next week, upon the instructions of Speaker Alan, no, Congressman Alan, yung iba na namin na poorest of the poor na nagkaroon ng COVID, we're gonna award them na with small business. Next week po yan. So to go through our Taguig COVID-19 vaccination plan, but again, mamaya mas maganda makikita niyo ho, mabilis lang ho. Para ho magkaroon tayo ng overview. So this is our timeline. Kung makikita niyo ho, patong-patong ang trabaho mula 2021 hanggang dulo. The whole time we need social preparation at various periods in 2022 at 2021, there are multiple tasks. That's why we are one with the President in our all-of-government approach towards not just vaccination but eliminating COVID-19. So dalawa ho yung napakahalagang aspeto. Dalawa ho. Yung una, procurement and acquisition. And I'm very happy with the news that Sec. Charlie, Secretary Duque, Sec. Vince have been sharing with us tungkol sa acquisition ng vaccines. Simple lang ho. Safety and efficacy. Yan ho ang titingnan natin. Hindi ho tayo papayag, hindi sila papayag, hindi papayag ang mga eksperto na hindi papasok ang bakuna kung hindi safe and effective. Pangalawa ho, at ito ang i-discuss ho natin today, yung preparation for vaccination. Sa amin, sa Taguig, we adopted the DOH plan. It is six steps sa amin, six steps. So unang-una, yung social preparation. Sa pag-aaral namin dito sa Taguig Sec, tatlo yung pinakamalaking challenges. Unang-una, yung ayaw magpabakuna. Pangalawa, yung nakikinig sa balita at sa konting siraan, merong pine-prefer na bakuna. At yung pangatlo, yung realidad na meron tayong mga ibang kasamahan who may have adverse reactions to some vaccines, no? So, yung tatlong yan, we will address. Ito ho, madali. Dahil our immunization program, part of the protocol, screening, kung hindi safe sa inyo magpabakuna, pumunta pa rin kayo sa vaccination center. A-assess kayo ng doktor. Ito naman ho, we will have information campaigns. Next slide. Pero ito ho ang pakiusap ko, kaya napakasaya ko ho. Nandito si Dan Fernandez. Pinapanood ko lang ho sa TV to nung bata ko. Ito naman si Idol Mike Defensor. Pinapanood ko lang makipagdebate sa kuya ko noong araw. Ngayon, magkaibigan. At syempre ho, one of the people we look up to in local governance, no? Yung magaling na dating governor, now Congressman Elry Villafuerte. Sir, please help us in our information campaign. So yung nakikita ho namin, tatlo yung importante. National government. Sorry sir, may kasamang suggestion. No, aside from the media campaign, if the national government has a very strict, no, and very serious campaign sa kanilang mga empleyado, if civil service
can give guidance, if the PNP, the BFP, if they help us in communicating this. Dahil sa Taguig pa lang, ang daming empleyado ng national government. So yung una naming nakikita, kung ang empleyado ng national government lubusang naiintindihan yung bakunang to, mas malaki dahil ma-impluensya sila sa komunidad. So yun yung number one. Number two naman, kami naman dito sa Taguig, we're always community-based. So regular kaming nag-uusap ng mga barangay, ng mga kagawad, ng homeowners, ng teachers, GPTA. So we will activate all this and we will have very detailed community engagement. Huling-huli naman sa private sector, so nakikiusap ako sa mga kaibigan natin sa private sectors, our partners, napakalaking bagay na bukod sa information campaign ay yung mga empleyado nyo ho, you also, tulad ng national government, kung mga empleyado ng pribadong organisasyon, lubusang naiintindihan kung bakit importanteng magpabakuna tayo, mababawasan ho yung trabaho ng gobyerno. A lot of, ang realidad, marami sa mga kababayan natin, mas may tiwala sa pribado kaysa sa amin sa gobyerno. So if the private sector and all its employees no, engage in a massive information campaign towards vaccination, I think you know, an all-of-country approach will help solve our problems. So this is a short video sa ginagawa namin sa Taguig tungkol sa social preparation. Dahil kanina ho, nung pumunta sa likod si Sec. Charlie, nakita nila yung mga BHW natin. Yung BHW at health workers, silang unang babakunahan, pero sila rin ang magiging sundalo para sa pagkwento na dapat magpabakuna ang lahat ng Taguigenyo. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Taguig na ligtas at dumaan sa masusing proseso ang paparating na COVID-19 vaccine sa bansa bago ito ihatid sa mga Taguigenyo. Bukod dito ay sinigurado rin ng pamunuan na may sapat na kaalaman ang mga mamamayan nito, lalo na ang mga health workers na siyang mamumuno sa prosesong ito. Upang makapagbigay ng dekalidad na serbisyong medikal, ay nagpatayo ang lungsod ng 5 mega vaccination centers at nagtalaga ng mahigit 40 pampublikong paaralan sa iba't ibang barangay na gagawing community vaccination centers upang masiguro na mabibigyan ng bakuna ang lahat ng mamamayan nito. Binigyang diin ng lokal na pamahalaan na lahat ay mabibigyan ng libreng access sa COVID-19 vaccine mula sa ating magigiting na frontliners, sa vulnerable sectors tulad ng senior citizens at mga buntis, hanggang sa mga ordinaryong taong naninirahan sa lungsod, mababata man o matanda. Ang tanong dito, magpapabakuna po ba kayo? O sa loob ng susunod na 3 hanggang 5 taon, mabubuhay tayo na nakamask, naka-face shield, walang salo-salo, walang pagtitipon, walang Christmas party? Yun po ang tanong. Hindi po tanong dito kung magpapabakuna kayo o hindi. Yun po ang gusto nating ipahatid sa inyo. Kung ano po ang darating na bakuna, kung ano po ang mga hakbang na ginawa natin para sa pagbabakuna, obligasyon po namin itong ihayag sa inyo. Kung ano ang mga impormasyon na kailangan nyong malaman, ibibigay po namin sa inyo. Bukod dito ay tiniyak din ng lungsod na may sapat na kaalaman ang mga health workers sa kahalagahan ng proteksyon ng pagbabakuna. Bilang kawan ng Advokasyang Pangkalusugan, ang pagpapaigting ng kanilang kaalaman tungkol sa COVID-19 at sa bakunang panglaban dito ay isang mahalagang parte sa proseso ng pagbibigay ng impormasyon sa publiko. Upang mapaigting pa ang malawak na pagbibigay ng komprehensibong impormasyon sa mga tao, ay gumawa rin ang lokal na pamahalaan ng isang video presentation na naglalaman ng kanilang maaaring katanungan tungkol sa COVID-19 vaccine. Ito ay ipapapanood sa mga tao bago sila tumanggap ng bakuna. Ang tamang komunikasyon ay susi upang buksain ang kanilang pangamba at takot na siyang maaaring maghadlang upang sila ay makatanggap ng proteksyon na bakuna. Naglunsad din ang lungsod ng Taguig Citizens ID upang magkaroon ng maayos na sistema sa pagsasagawa nito ng step-by-step COVID-19 vaccination process.
ang kanilang ID, ang kanilang magiging passes upang makatanggap ng bakuna sa lungsod. Hindi lang pisikal na paghahanda ang ibinigay ng lungsod sa mga tao upang maging handa sa COVID-19 vaccine. Sinigurado rin ng lungsod na handa ang kanilang isipan sa pagtanggap nito. Tiniyak ng pamunuan na alam ng mga tao ang mga bagay na kanilang pagdadaanan sa vaccination process. At sa araw ng bakuna, mayroong serbisyong hatid sundo ang pamahalaan ng Taguig para sa ating mga health workers at sa mga babakunahan. Mula sa itinakdang schools na gagamiting community vaccination centers ay ihahatid sa Taguig City University ang mga babakunahan upang alamin ang ilang mga alituntunin at gabay sa pagtanggap ng bakuna. Matapos malaman ang ilang mga pinal na alituntunin, ihahatid na sila papunta sa mega vaccination centers kung saan isasagawa ang pagbabakuna. At pagkatapos, ihahatid muli sila pabalik sa kani-kanilang mga pasilidad na nasasakupan. Ang serbisyong hatid-sundo na ito ng lokal na pamahalaan ng Taguig ay isang paraan upang masigurong ligtas, kaaya-aya at komportable ang kanilang karanasan sa pagtanggap ng COVID-19 vaccines. Ginagawa ho lahat ng pamahalang lungsod para patuloy ho na maging handa laban dito sa pandemyang to. At sa awa ho ng Diyos, we hope that this is the beginning of the end. We hope that the arrival of the vaccine will become the beginning ho ng pagtatapos ng pandemyang ito. Thank you. Okay, next. So pagkatapos ho ng social preparation, to be clear, no, there's a lot of work to be done. Maraming kailangan gawin. Kaya sa Taguig, sir, every Friday, we have simulation. So next week, sa ibang community vaccine center naman kami magsisimulate para matuto kami, para lahat ho ng mga mali at kailangan ayusin, mabago natin. And really, we see yung isang key dyan is yung engagement with the private sector. Nakita ho namin yung pressure points ho namin sa simulation is really the private sector, kung paano tayo makikipag-ugnayan. So unang-una ho, yung pagdating ng vaccine, the national government, kanina, no, in the last few weeks, have relayed to us yung possible na pagpasok ng bakuna. Ang Taguig City naman ho, nag-prepare rin anywhere from 30 to 50% ng mga bakuna para ho ma-augment ang national supply. Kung magsobra, kung madami, madali naman ho tumulong sa iba nating mga kapitbahay o kaya dito ho sa ating workforce. Yung nakikita ho natin na we need more work is really continuous engagement with the private sector. So what we are offering, sir, the private sector now, dahil marami ho kaming mga kumpanya dito sa Taguig na magdadala ho, no, magpo-procure ng sarili nilang bakuna, na sabi naman ni Pangulo, pwede ho, basta dumaan ho sa inyo. What we offer them ho is with our partnerships with Orca, we can help them in storage, and we can help them in distribution. So in the next few weeks, in the next few months, continuous yung engagement ho natin sa private sector. Yung mga pinakamalalaking kumpanya sa Pilipinas, nandito ho sa Taguig. Kung gusto nilang magdala ng bakuna, we will store it for them in cold storage. And we will help them transport it, and we will help set up their vaccine facility. So yan ho. Sa ngayon, ito lang ho yung sa side ng gobyerno. Pero yung nakita nating best practice sa mga pag-roll out sa buong mundo, no, ay yung talagang strong partnership with the private sector. So the private hospitals, the private clinics, we will have a strong partnership with them para talagang maabot natin lahat ng mamamayang Taguigenyo. So yung ipapakita ho namin ngayon, 40 vaccine centers, yan lang ho yung sa gobyerno. But the backbone of our immunization will really rely on a partnership with the private sector, including the private hospitals. So ito, yung tatlong supply ng vaccine, national, local, private sector, with our friends from Orca, we secured a storage there. Whether, alam nyo, maselan ang pag-store ng vaccine, pero whether this is Pfizer na kailangan ho extreme temperature, malamig na malamig, o di kaya yung iba hong bakuna tulad ng AstraZeneca na kailangan ho refrigerator temperature, pwede ho sa kanila. In fact, nung nagbisita ho kami ni Speaker Alan, ang maganda ho sa kanila, Sec Vince, sila na ho magtotho.
So kunyari ho, frozen, may sistema na ho sila na yung barangay 1, Monday ang immunization, ilalabas nila yung sa barangay 1. Ito-thaw nila yung sa barangay 2. Tuesday, yun naman ang barangay 2, ilalabas naman nila yung barangay 2. Automated, tsaka napakaganda ng sistema nila, point to point, to ensure yung integrity ng vaccine. And we're assuring not just the national and the local government supply, but our friends in the private sector na magdadala ng bakuna, we will help take care of your storage and we will help set you up para ho sa vaccination facility. At kahit inyo ang bakuna, kung kailangan nyo na kami ho ang mag-administer ng vaccine, we will do it for you. So sa ngayon ho, ito yung government centers, 40. At mamaya sec, papakita namin sa inyo, bigyan nyo lang kami ng vaccine, 20 days, tapos mababakunahan lahat ng Tagigenyo with the help of our friends from the private sector. So let's watch this video patungkol dun sa logistics sa point-to-point distribution. Magandang araw, Taguig. Isa ring magandang panimula sa taong 2021 ang sasalubong sa atin sapagkat handang-handa na ang ating lokal na pamahalaan sa pagsasagawa ng COVID vaccination dito sa ating lungsod. Katulong ang national government at kasama ang mga private sectors, ang ating lungsod ay handang-handa na sa pagtanggap ng bakuna para sa ating mga mamamayan. Sa ating walang sawang paghahanap ng lunas sa COVID-19, tayo ay nakipagtulungan sa Orca Solutions para sa maingat at maayos na proseso ng pagbiyahe ng mga bakuna sa lahat ng mega vaccination centers at community vaccination centers sa lungsod. Sa katunayan, ay may sapat na espasyo na kaya maglaman kahit 1,000,000 bakuna pa ang dumating para sa lungsod. Pagdating ng mga bakuna sa loob ng Orca Solutions, ang mga box ay sasailalim sa isang quality check at maingat na ibabalik sa loob nito na ilalagay sa kanilang facility. Kasunod nito, ang mga bakuna ay kukuhanan ng temperatura bilang pagsunod sa akmang init o lamig ng paglalagyan nito. Ito ay lalagyan ng seal ng Orca Solutions na may QR code para sa mas detalyadong pag-record at document ng bilang ng mga bakuna. At ito ay ready na i-deliver sa ating lungsod. Gamit ang material handling equipment, ito ay ilalabas sa facility ng Orca para ilagay sa van at motorsiklo na siyang magdadala ng bakuna sa ating lungsod. Sa tulong ng Taguig PNP and TMO escorts, sinigurado na ang van at motorsiklong pagsasakyan ng mga bakuna ay tama ang temperatura sa buong biyahe at may nakalagay na GPS tracker upang malaman kung nasaan ang mga vehicle na ito. Sa pagtatransport ng mga bakuna, magiging mahigpit ang mga empleyado sa pag-document, pag-check at pag-alam sa kinaroroonan ng mga vehicle na ating gagamitin upang dalhin ang mga bakuna sa ating lungsod. Ang vaccination hub sa Lakeshore Complex ay isa sa 5 mega vaccination centers na inilaan ng lungsod upang pagdalhan ng COVID-19 vaccine. Bukod pa rito ay may humigit sa 40 community centers din tayo para sa mas mabilis at mas maayos na proseso ng pagbibigay ng bakuna. Sa pagdating ng bakuna sa vaccination hub, ang van o truck at motorsiklo na pinaglalagyan nito ay didiretso sa nakalaan na loading area para ito ay ibaba at dalhin sa receiving area. Sa ating receiving area, sisiguruhin ang lagay ng mga bakuna. Ang mga ito ay sasailalim muli sa quality and temperature checks. Isa ring proseso ang pagpirma sa mga dokumento na patunay ng pag-receive at pag-log ng temperature. Pagkatapos nito, ang box ay pwede nang i-turnover sa health worker na naka-assign dito. Tunay nga ang isang magandang balita para sa ating mga Tagigenyo ang pagdating ng COVID-19 vaccine sa ating lungsod. Asahan ninyo ang patuloy na pagresponde at mabilis na pag-aksyon ng lokal na pamahalaan para sa kapakanan ng mga mamamayan nito. Isa ring munting paalala na sumunod sa safety protocols ng lungsod. Magsuot ng face mask at face shield at palagi ang maghugas ng mga kamay.
maaari lamang na sumunod at makilahok sa pagsupo ng COVID-19. Taguig, tayo ay magtulungan, tayo ay magbayanihan. Sakto po lamang na bago ko magpapatuloy, I'd like to acknowledge our good friends from Orca, no, Sir Yeric Consequien. Sir Yeric, please stand up. We'd like to acknowledge and to thank you. Also, si Sir Ralph, no, yung Business Development Manager, Sir Ralph, nasa likod. Mr. Oliver, Kay, and Meryl, the hardworking management team of Orca. Side by side with them, my team has been working tirelessly for 2 weeks. Sir, thank you. Particularly si Yeric, yung CEO ho natin. Diyan ko nakita, including our friends here from BGC, from FBDC, from BESC. Nandito rin ho sila. Sir, yung partnership talaga ng private sector. The sacrifices these people have made towards their business to take care of their employees and to help the community. At nung nag-uusap ho sila ni Kuya Alan, ni Kong Alan, repeatedly, I kept hearing from Yeric. Gusto lang nilang makatulong para siguradong mabakunahan lahat ho ng Taguigenyo, lahat ho ng Pilipino. So thank you, sir. And I'm very happy that Sec Duque and Sec Charlie and Sec Vince will also get to meet you personally today. But of course, they've heard of Orca Solutions for a while already. And I know they've been working with you. So sa Taguig ho, meron ho kaming 716 na empleyado ho natin. So 716, hindi pa kasama ho dyan yung private sector ho natin na vaccinators. 716 alone yung mga empleyado ng Taguig LGU na pwedeng magpabakuna. So including the private sector in Taguig, we will have over 1,000. Pero Sec, ito ho yung importante. 62 of our doctors and nurses trained sa cold storage management. So we don't only have 716 na empleyado ho natin, 62 of our doctors are trained in cold storage management. So napakahalaga ho niyan. Aside from this, and one back, yan. Ayan ho si Paul, yung head ng ating Red Cross dito sa Taguig. Ma'am, nandito rin po pala kayo. Thank you to Red Cross. Thank you to your hardworking and dedicated chairman, Senator Richard Gordon. Napakalaki ng utang ng loob ng sambayan ng Pilipino kay Chairman Gordon and sa Red Cross. Thank you for all your work. Thank you. And we will partner with them para rin doon sa ating vaccination. Nandito ho yung Bureau of Fire to the DILG, sir. Our PNP and our Bureau of Fire, napakalaki ng tulong. Hindi lang sa enforcement, Yusek Dancing, pero throughout the pandemic, yung mga nurses ho ng Bureau of Fire at saka ng PNP, they man our hotlines, rescue, pag-quarantine sa ating mga may kaso, at sa vaccination, we will need their help. So ang isang vaccine team, ito ho, galing naman ho sa DOH to, hindi ko napahabaan, at mamaya, yung head ng vaccination program ho natin, yung magaling na doktora dun sa likod, Doktora De Guzman will do the point per point. Pero sa isang team, limang miyembro, isa lang naman ang kailangan magbakuna dyan. Yung iba ho, may iba-ibang roles. So ito ho yung computation ho namin sa Taguig. Ang sabi ho sa amin ng DOH, one team can vaccinate 100 people. Ang ginawa namin sa ngayon, 75 para lang conservative. Ito ho yung combination natin. Sa isang venue, ito ho gusto nating klaruhin. Ang isang venue, pwedeng mahigit na isang team. Kasi kung eskwelahan yan, and I thank the Department of Education, kung isang eskwelahan yan, 5 classrooms lang ang kailangan ng isang team. Kung may 10 classroom, we can do 2 teams. Kung may 15 classrooms, we can do 3 teams. So kami ho, anywhere from 5 to 10 teams, kaya ho natin sa isang venue. Yung maliit na venue na to, 2 teams. Pag dumaan ho kayo, makikita nyo, yung isa sa kaliwa, yung isa ho sa kanan, para mas marami tayong mabakunahan. So we think for 5 teams per venue, we can do 15,000 per day. Pero sabi ho ng team ko, kung every Friday magsisimulate ho kami, at sa tulong na iba-iba pang mga ahensya, including the private sector, we can do much more. So ito, kung five, we will do 46 days. 670,000 Taguigenyo. Pero we believe we can do 10. So 10 vaccination teams, that's just 50 classrooms.
Malalaki ho yung mga eskwelahan namin dito sa Taguig, and we have mega vaccine centers, and we're working with the good people in FBDC na yung ilan sa mga malalaki nating venue sa BGC tulad ng Maybank Theater or Mine Museum maging vaccine center, we can do 30,000 a day. Pag ganyan ho, 23 days, kaya natin 670,000. So, malaki hong logistics to. Sanay na magbakuna ang DOH. Pero ni minsan sa kasaysayan ho natin sa mundo, hindi ho nagawa yung ganito kalaking vaccination program. So we need to work together. And yung mensahe nga ni Kuya Alan kanina, we need to understand each other and remember na we all have a common goal. So ang Taguig SEC is 1 million. Ang computation ho namin nasa 670 yung above 16 years old. Sa ngayon ho kasi yung bakuna lang na available sa merkato, 16 and above or 18 and above lang yung pwede. Pero we are assured naman by the experts na yung 18 and below, pinag-aaralan ngayon paano sila mababakunahan. So ang target ho natin, around 670,000. The first batch will help us prepare for the rest of the population's vaccination. So ang Taguig Citizens ID, mamaya ho, makikita nyo. Pero ang kagandahan ho sa Citizens ID ho natin, makikita nyo ho yung testing records, kung kailan sila nagpa-test, ilang beses sila nagpa-test, at also yung vaccination records nila. Next slide. So ito ho, makikita ho dyan, pag swinipe ho yan, at saka yung Taguig ID ho, pwedeng QR lang yan. Pwede kayong mag-download ng app sa Mac Store or sa Google, sa iOS, yung Taguig Trace. Pero bukod dyan, pwede rin hong mag-fill up lang kayo online or sa mga community centers, ipiprint out lang ho sa isang papel yung QR code. And we will also use that for vaccination. So starting today, we will ramp up yung pag-sign dun sa Taguig Trace. We now have 70,000, and of course, our goal will be 700,000. So, huling-huli, syempre po, yung post-vaccination surveillance. Pagkatapos nyo bakunahan, hindi kayo makaka-uwi kagad. Anywhere from 15 to 1 hour, i-observe namin kayo. Tulad ng sinabi ni Secretary Duque, pag meron hong reaction, nandyan na ho yung gamot. Walang problema. Pag emergency ho, may ambulansya, andyan na yung ospital. Naka-time ho sa amin gaano kalayo ang ospital. Pero bukod doon, pag nauwi na kayo, sa Taguig ho, 800 ang aming BHW. Che-check ho tayo araw-araw. Kakatuking kayo. Tatawagan kayo. Pagkatapos ng 21 days, papaalala sa inyo, bukod yung alert sa telephone nyo kung meron kayo nung app natin. And after that, we will have continuous surveillance for the next 6 to 15 months. So bago ho tayo pumasok at umikot, ito ho yung huling video towards the step-by-step. At si Dr. De Guzman inside will explain each step. Upang masiguro ang kaligtasan ng mga Tagigenyo laban sa COVID-19, naglaan ang lungsod ng Taguig ng 1 bilyong piso para sa COVID-19 vaccination. Mula ito sa approved budget ng lungsod ngayong taon. Tinitiyak ng lokal na pamahalaan na handa ang Taguig para sa COVID-19 vaccine. Para sa mga Tagigenyo, tandaan lamang ang mga sumusunod na hakbang upang makatanggap ng vaccine o bakuna. Bago magsimula sa step-by-step process ng vaccination, ay kailangan munang dumaan sa pre-registration. Ang bawat mamamayan ay hinihikayat na kumuha ng Taguig Citizens ID. Ito ay naglalaman ng inyong pangunahing impormasyon at QR code na inyong magagamit para sa vaccination process. I-download lamang ang Trace Taguig application sa inyong mga cellphone o maaari rin kayong mag-register sa www.trace.taguig.gov.ph. Maaari nyong makuha ang inyong QR code sa mobile app o kaya naman ay i-download ito mula sa website. Pwede nyo rin makuha ito sa mga gagawing station sa inyong mga barangay at mga community vaccination centers. Sa pagtatapos ng prosesong ito, kayo ay makakatanggap ng notification mula sa inyong cellphone at tawag mula sa Barangay Health Center Team kaugnay ng inyong schedule.
Pagkatapos nito ay maaari nang tumuloy sa ating step-by-step procedure. Una ay ang registration. Dito ay kailangan ninyong ipakita ang inyong Taguig Citizen ID for verification para ma-scan sa registration na magbibigay sa inyo ng inyong vaccination guide, vaccination card, at risk assessment form na may kaakibat na informed consent form. Ang ikalawang step ay counseling. Mayroong allied professionals and volunteers ang lungsod na siyang mamumuno sa procedure na ito. Sa parteng ito, kayo ay manonood ng isang informative video na inihanda mismo ng lokal na pamahalaan. Ang video na ito ay siyang sasagot sa lahat ng inyong mga katanungan tungkol sa COVID-19 vaccine. Para sa inyong karagdagang katanungan, pwede kayong lumapit sa mga nakatalagang counselors upang kayo ay mabigyang linaw. May kalayaan ang mamamayan na magpatuloy o i-reschedule ang prosesong ito. Kung kayo ay hindi pa handa, maaari nyo itong sabihin sa assigned health worker. Pirmahan ang waiver form at ipascan ang inyong citizen's ID. Para sa mga nais magpatuloy, maaari na kayong mag-proceed sa ating next step. Ang susunod na hakbang ay screening. Kayo ay dadaan sa isang medical examination upang masuri ng mabuti ang inyong kalagayang pangkalusugan. Kung kayo ay hindi medically qualified, ia-update ang inyong record sa system ng assigned health worker, kaakibat ng dahilan ng inyong hindi pagkakwalipika, at muli kayong i-reschedule. Kung kayo naman ay qualified, pipirmahan ng inyong assigned doctor ang inyong risk assessment form at pipirmahan nyo naman ang informed consent form na nasa ibabang bahagi nito. Matapos makumpleto ang lahat ng ito ay maaari na kayong magpatuloy sa vaccination. Dito, kayo ay bibigyan ng bakuna laban sa COVID-19. Gamit ang inyong Taguig Citizen's ID, ia-update ang inyong record sa system ng inyong assigned health worker. Matapos ito ay pipirmahan ng doktor ang inyong vaccination card at ipapasa nyo naman ang inyong risk assessment na may kaakibat na informed consent form. At ang pinakahuling step ay ang post-vaccination monitoring. Dito ay susuriin ang magiging reaksyon ng inyong katawan sa bakuna, imo-monitor ang inyong vital signs at ang iba pang sintomas na maaaring lumabas. Maghihintay kayo ng 30 minuto hanggang isang oras upang maobserbahan ng doktor o kaya ng health workers. Paalala na kailangan ninyong sabihin sa doktor kung kayo ay may masamang nararamdaman para mabigyan kayo ng karampatang lunas. Dito nyo rin makukuha ang inyong vaccination sticker. Patunay na kayo ay nabakunahan na. Tandaan din na kailangan ninyong ingatan ang patient's copy ng inyong vaccination card dahil ito ang magsisilbing requirement para sa schedule ng inyong second vaccine. Ang first dose ng vaccine ang siyang tutulong sa ating immune system upang makabuo ng response laban sa COVID-19 at ang ikalawang dose naman ay kailangan upang ma-boost ang immune system para sa long-term protection nito. Hintayin ang anunsyo ng lokal na pamahalaan para sa second wave of vaccination sa lungsod. Sundin lamang ang mga sumusunod na procedures upang maging eligible sa COVID-19 vaccine ng Taguig City. Sa ating pagkakaisa, malalabanan natin ang COVID-19. Okay, thank you. Siguro, sir, to close, no? At i-address ko yung mga paborito ko, no? Yung ating SK. So, si SK Kenneth, SK Beng, SK Ding Dong, 23 years old, 25 years old, 27 years old. Alam nyo, nung ako'y edad nyo, kami ni Kuya, namatay yung tatay namin. Namatay yung tatay namin. Pero 6 months before that, sabi sa akin ng mga eksperto, may pagkakataon, maliit na tsansa kung tayo ay mag-undergo ng isang liver transplant. Yung daddy ko noon, meron siyang liver disease caused by hepatitis B. Nakinig ako sa mga eksperto, naging successful, nadugtungan yung buhay ng tatay ko ng 6 na buwan. Pinakamasayang 6 na buwan sa buhay naming pamilya. I am strong now, I am healthy, I have 3 kids. Pero alam nyo, yung tatay ko, minana niya yung hepa B sa kanyang nanay. Dahil sa isang batas na pinasa ni Speaker Allan,
yung 2010, pinirmahan nung 2011, inimplement nung magaling nating health secretary. Ngayon ho, lahat ng bata binabakunahan ng HEPA A and B. Hindi sana magkakasakit o mahahawaan yung tatay ko kung nangyari yun nung panahon ho nila. Matagal na ho yun. Dahil kahit na mana mo sa inyong nanay yung hepatitis, within 24 hours, kung mabakunahan ang bata, protected siya. 88% of kids now in Taguig are protected para hindi mangyari sa kanila yung nangyari sa amin ni Speaker Alan. So please, tulungan niyo ho kami. Makakasamahan ko ho sa media. Mamaya ho, baba niyo sandali yung mga kamera niyo. Panoorin niyo. Magpakumbinsi kayo sa amin na kailangan natin magpabakuna. Sarili muna natin. Pagkatapos na ho yung mga tanong at yung mga iuulat natin sa ating mga kababayan. We are in a unique time in our history na kailangan ho pakinggan natin ang mga eksperto. So without further ado, our City Health Office, led by yung masipag na Doktora Osano and the head of our National Immunization Program, Doktora De Guzman, will lead team by team. Team by team ho, hindi ho lahat sabay. Muli, pag may tumapik sa balikat nyo, kailangan nyo magpa-test o hindi kayo makakalabas sa complex na to. Maraming salamat po.